guys, I'm Fred. And I'm Mikai. Today's vlog ay pupunta si Daddy sa Maitong. Yes, pupunta ako doon sa side naman ng father ko. So tara, let's go. So guys, today's vlog is pupunta kami ni Mama sa Maitong, which is yun yung mga nandoon yung mga kapatid ng aking father side, no, mga brother niya at saka yung mama. So ayan, kasama ko si Yo Tati. Guys, so ito yung ilog guys ng aming lugar, no, dati. So dati po mga early 90s, so malaki po yung ilog na to. Dito kami naliligo at dito kami nasanay kung paano lumangoy, no. Yan, so dati ang linaw nito dati. Ngayon medyo talagang wala na kasi yung mga ano, baga wala ng mga puno sa taas ng bundok, no. Kaya lumiit na nang lumiit ang tubig. Itong area na to guys, tinatawag namin itong linaw. Yan. So dati nagpastao or mas malalim yan, no. Yan. So malinaw pa rin pa naman ang tubig. Kaya lang medyo hindi na ano, no. So yan, ito yung mga dinadaanan namin guys noon bago kami pumasok sa school. So kasi yung bahay namin nandito, so tatawid pa kami dito maagang maaga pa lang, then babiyahe pa kami papunta doon sa Trento, no. Ayan, nagkalabo tayong nakasalubong. So itong area guys, yan, kung napapansin mo yung pader dyan sa gilid, so dati po is talagang malalim ang tubig dito, no. Naakit pa kami dyan sa mga puno yan sa may tuktok at tatalon pa kami dito. Pero ngayon wala na, tumipat na yung tubig or nag-iba na ng way ang water, no. So dito na siya dumaan. Ayan, papunta na doon sa ano. Ayan, kasama ko yung mama ko. So ayan guys, dito na kami, no. So dito banda yung aming bahay. So ayan, mga tanim na palkata sila. Ayun, malalaki na yung palkata, no. Actually yung iba nag-harvest ganyan kalaki, no. No, yung iba man. So ayan, ito yung aming lupa or area. So ayan guys, nandito na kami sa aming bahay. Ayan, dito na kami sa aming bahay, no. So ayan, actually wala nakatira dito, pero ngayon ang aso. So ayan, so ayan guys, kung napapansin nyo, sumprang tayo na yung mga niyog, no. Nung malilit pa kami, almost dito lang sa may tulo ng saging, ganyan lang siya kalakano, kataas. Ito lang tayog, no.
So ngayon guys, dito na tayo sa babuyan ng aking brother. Sa pigiri ni Tati. So ayan guys, wow, ang laki ng baboy. So ayan, dalawa guys, ang lalaki. Ang laki niya. Nakakatuwa. So ayan guys, 200 kilos siya. No? Pinahin siya lahat. So ito pala guys, is anak lang siya nito, isang malaking baboy yun. Ganda po ano. Ang laki. Ang laki niya. Ang laki. So ito, nanay nitong maliit na nandito, no? Siya pinakimalaki. Wow. Ooh, hello. Ang laki niya guys. Ang laki niya guys. Okay guys, buntis siya. Buntis tong baboy na to, no. So malapit na siya mga anak. So sa gusto mag-avail, no, message down below sa aking vlog. At ibibigay ko yung contact number ng tao na pwede kayong makabili ng kanyang anak nitong baboy na to. So nakatawa, sobrang laki niya. Ayan. So dalawang malaking baboy. So ito guys, anak, mga anak niyan. Isa sa mga natirang anak din itong baboy na malaki, no, kasi pag ano kasi binibenta agad. So nagtira lang siya ng isa para gagawin ding inahin. So okay guys, dito sa area naman ito, meron ditong ganggangan. So ang tawag dito is ganggangan. So dito namin pinapadry yung ano, copra, no, yung niyog. So tinataob lang siya diyan, pinagpatong-patong lang siya. Then aapuyan siya dito sa ilalim. So yan. Yan yung ilalim niyan. Lalagyan niya ng apoy. So within one night or 8 hours siyang pauusukan. So after noon, magkukulay brown na yung ano, yung niyog. At saka pwede na siyang lugit.
So okay guys, done na kami dito, no? So ganun lang kabilis, magpakain lang ng hayop. Eh mamayang hapon ulit babalik yung aking kapatid para pakainin ulit yung baboy at saka mahayop na nandito. Okay? Let's go. Bye. So okay guys, ito yung pinakasentro ng lugar namin dati, no? So dito may mga bahay rito dati, may mga tindahan. Diyan yung tindahan na binibilhan namin. So laki na ng changes. Dito meron din ditong mga ano. So dito doon yung simbahan, yung court dun sa area na yon. So dito yung daanan namin diyan bababa. Then dire-diretso lang doon yung bahay namin. So ito yung kalsada dito, tingnan natin. Dapa. So yun guys, ito yung highway. So dati 2 lanes pa lang yan, yan ang dalawa na yan, way to Trento. Ito naman yung way to Davao City. So yun, yan. So yun, let's go. Punta tayo doon sa bahay ng lola ko. Ayun lang bahay nila. Ayun, may nakilala ako dito. Familiar pa sa akin. Kilala. Ito. Di ko lang alam kung kilala ako nito. Hello. Siya po yung anak ni Marina. Tama ba ako? Oh, si Jonna. So, yung nanay niyan, nagagawa po ng tira-tera. Yung painting matamis, no? So, kami naman bilang mga bata dati, yung mama niya kasi, namimili ng niyog. So, tatakbo kami sa bahay ng nanay niya at magdadala kami ng niyog. Did kapalit noon yung tira-tera, yung painting matamis. Yan. Eh, nakilala ko ba siya, namukhaan ko agad siya. So, yun yung mga taong kilala ko dito noon, no? So, ang laki na ng changes dito sa area na to. So, pero dito area na to, kina Sanchez to lama dati. Kina Sanchez. So, yun. So, yan guys. Nung dati, ito yung area, dito kami nag-aantay ng jeep, bus, para sumakay papuntang Trento at papasok sa school. So, yan ito. Dito kami nag-aantay. So andito na tayo sa place ng aking mga lolo at mga kapatid ni Papa. So ayan, dito na tayo, ha? Saan? Yung bahay ng kapatid ni Papa, yan si Uncle Boy. Ito si Uncle Boy, ako naman si Boboy. So yan, ito yung bahay nila, no? So, okay guys, done na kami doon sa bahay ni Uncle Boy. So hanap na lang kami ng ibang kausap. Hello! So ayun, si Auntie Nora. Ayan. Ito, bahay ng anak ni Uncle Boy, si John John. Tulog pa siguro. So kanina to? Okay, ask ito ang bahay ni Auntie Nelia. Which is wala siya right now, no? Nasa Makati. Andun siya natatrabaho. Yung may manok, pwede na katayin yan. Ayun na ba yan? Hello! Yun, andito yung tita kong maganda! Ate Nora! Hello! Kailan ka pa rin? Isang gabi. Mamaya din. Okay guys, done na ako, no, kay Ate Nora, yan, saka kay Uncle Boy. So punta naman ako ngayon doon sa lola ko. Titingnan natin kung kilala pa ako. Yan, let's go. So ito yung lola ko, yan. So, kilala ako ng lola ko, no. So ito yung mama ni Papa, Manuel Morados. Yan, si Junicia Morados. Hala? Lain, matanawon. Okay, layanin natin.
Okay, pero may tagalinis naman siya. So okay guys, next stop natin. Pupuntahan po natin yung puntod ng aking lolo at saka ng kanyang anak na bunso. So si Uncle Robert. So ito. So, nung huling uwi ko po, nakasama ko pa si Uncle Robert, no? Dito kami sa, So, itong uwi ko ngayon, sad to say, may nangyari na hindi maganda. Ayan. So, dito lang po sila na nakalibing sa bahay, malapit sa bahay. Ayan. Hello po, kumusta? Ayan guys, ang aking lolo. Ayan, si Lolo Jack Jesus Morados. So, at ang aking tito, Uncle Robert. Okay, next stop po, punta tayo kay Uncle Nilo, no? Kay Uncle Nilo eh, kasi wala siya sa bahay niya. So, nasa trabaho daw, may ginagawa siya. Kaya tara, let's go. Yan, si Uncle Nilo, yun, 6-footer. Ito yung pinamatangkad na kapatid ni Papa ko. Wow! So, ito siya, nagagawa sila dito sa simbahan. Hello po. Ito yung ginagawa nila. Yun, yung uncle ko, busy-busy, or busy-busyhan. Uncle, baka kailangan mo ng ano dyan, katulong. Wala lang, kuha ba eh. Ha? Kuha na lang. Ano na lang? Mag-arawan muna ako. Mag-arawan muna ako. Ito yung, okay guys, ito yung bahay ni Uncle Robert, no? So, yan. Ito yung si Mrs. niya. Sana yun si Junior. So guys, okay. Dito po tayo. Yes. And guys, so ito yung bibingan ng ate ko, no? So medyo madamo na at wala nakadalaw. So every time na nauwi ako dito sa lugar namin, so dinadala ko talaga sila palagi at magsisindi ng kandila. So yan, medyo di na ma ano yung pangalan niya, no? Dahil sa katagalan niya. Years ago. Tara, kasi ito yung kandila. Hello guys, this is the end of our vlog. I'm Fred. And I'm Mikai. Don't forget to like and share. And subscribe and click the bell button para ma-update kayo sa mga new videos namin. Bye! Bye.